Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 8, 2024. Dalawang balita po ang ating pag-uusapan sa oras po na ito. Una po dyan, ito pong si Jonathan Morales ay hinatulan pong guilty para po sa paglabag sa ating Revised Penal Code Article 180. I hope tama po yung pagkakaalala ko. False testimony po ito. Sinungaling talaga itong si Jonathan Morales. At ikalawa po sa pag-uusapan natin, ay ito pong pag-priest, order of priest ng Court of Appeal sa mga ari-arian po nitong si Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at saka ng Sunshine Media Network Incorporated o International. Yan po, ano? Pero unahin po natin, mamaya na tayo mag-shoutout, unahin po natin ito pong si Jonathan Morales. A little backgrounder lamang kung sino po itong si Jonathan Morales. Si Jonathan Morales po ay naging kawani po ito ng Philippine National Police sometime in 90s. At dahil nga po sa kanyang mga irregularidad, every now and then siya po ay natatanggal, nababalik hanggang sa kinalaunan, na drop from the roll na rin pato at finally sa Philippine National Police. Pero sa kabila po ng pangyayari na yan sa kanyang pagsiservisyo sa PNP, nabigyan po ito ng pagkakataon na makapasok sa Philippine Drug Enforcement Agency dahil po sa kanyang pagsisinungaling. Hindi po niya dineclare, pero hindi po niya basihan sa kanyang kasong kinaharap sa korte. Ah. Anyway, hindi niya po dineclare sa kanyang civil service personal data sheet na siya po ay nagkaroon ng administratibong kaso na nagresulta sa pagkakatanggal niya sa PNP. At dahil po doon, naging kawani po siya ng Philippine Drug Enforcement Agency hanggang sa dumating po ang punto na sila po ay nailagay sa isang kontrobersiya kung saan meron pong isang di umano'y drug lord na nahuli nila tapos ito po ay kanilang kinutungan. Halagang 8 milyong piso ang kanilang di umano'y hiningi dito at nabalita pa nga po ito ni Anthony Taberna sa isang special report niya noon sa TV Patrol. At bagamat ganun ang sitwasyon, pinabubulaanan po ito nitong si Jonathan Morales. Pero dahil po doon, siya po ay kasama ng iba. Sinuspinde at eventually naging floating ang status po nila sa PIDEA. Dinala niya po ang laban na yon sa harapan po ng publiko, particular sa mainstream media, at sa musaring paninira po ang ginawa niya sa mga namumuno noon sa Philippine Drug Enforcement Agency. At ang pinakadahilan kung bakit po siya nasampahan ng kaso at ikinatanggal niya po sa serbisyo ay dahil yung supposed na kaso na hinulingan nila na 8 milyong piso di umano ang in-extort nila rito, parang pumanig siya bigla doon sa akusado dahil tumistigo po siya para sa akusado at sinasabi na gawa-gawa lamang yung operasyon laban po doon sa kanilang hinuli. At dahil doon, siya po ay sinampahan ng kaso ng PIDEA administratively at kaugnay po noon sinampahan rin po siya ng kaso for false testimony sa korte. At yan po ngayon ay hinusgahan na po ng korte dyan po sa Pampanga at ang naging hatol po ng korte kung hindi po tayo nagkakamali sa pagkakatanda natin ay guilty. Yan. Sabi po dito sa dispositive portion ng hatol ng korte, wherefore, accused Jonathan Morales E. Apruebo is hereby found guilty beyond reasonable doubt of perjury as penalized under Article 180 of the Revised Penal Code. Penal Code po ito, nagkamali po yung hindi nila pinroofread. Revised Penal Code po yan, hindi po court. And he's hereby sentenced to suffer the penalty of imprisonment of 4 months of arresto mayor medium and a fine of 1,000 pesos with subsidiary imprisonment in case of insolvency. Promulgated August 7, 2024. Kahapon po yan, guilty po. Ito pong si Jonathan Morales. 4 months po siyang makukulong at pinagbabayad po ng kaukulang fine na 1,000 piso. At kung sakaling hindi niya mabayaran yan, meron pong kaukulang subsidiary imprisonment
na tinatawag. Ito po yung subsidiary imprisonment, ito po yung katumbas na pagkakakulong doon sa supposed na penalty of o na fine na dapat mong bayaran pero hindi mo nagawang bayaran. Ngayon, ano ba ang sirkumstansya sa kaso na ito? Simple lang, napakasinungaling po nitong si Jonathan Morales kaya hindi po dapat ito paniwalaan. Siya po yung nagpakalat ng PIDEA leaks. Ano? Siya, sa kanya po lahat nag-ugat yon. Although ang nagpakalat nito sa harapan ng publiko ay si Claire Eden Contreras. Ito po yung particular na kaso na kinaharap nito pong si Jonathan Morales. People of the Philippines versus Jonathan Morales for false testimony under 180 of the revised penal code. Actually, sa mga nanonood po dyan na mga estudyante ko, baka makonfuse po kasi kayo. Merong difference, technical po ito, pagkadating sa board examination, hindi kayo pwedeng magkamali dito. Merong pagkakaiba ang perjury at saka ang false testimony. Ang perjury kasi, ikaw ay nagsinungaling sa iyong sinumpaang na dapat magsasabi ka ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. It can be committed, syempre, sa korte or it can be committed sa mga tribunal kung saan sila po ay mandated ng ating batas na magpanumpa na ikaw ay magsasabi lamang ng katotohanan at pawang katotohanan. Parang sa Kongreso, di ba? Kapag ka ikaw ay nagsinungaling sa Kongreso, pwede kang masampahan ng kasong perjury. Kapag ka ginawa mo yon, pero hindi ka pwedeng sampahan ng kasong false testimony. In other words, mga tol, ang false testimony ay specific lamang na maaari mong magawang pagsisinungaling sa loob ng hukuman. Ano? At ito po yung kinaharap na kaso nito pong si Jonathan Morales. Before us, sabi po dito sa decision, is an indictment for the felony of false testimony against a defendant under Article 180 of the Revised Penal Code against Jonathan Morales, e apruebo, herein after the accused. The pertinent allegations as contained in the information are quoted as follows. Ito na po yung particulars. Kasi alam po ninyo, aral-aral tayo ng bahagya, hindi ka pwedeng sampahan at litisin sa isang kaso nang hindi mo alam kung ano yung kakaharapin mong kaso. That is the basic rights under the Constitution. The constitutional rights of the accused to be informed of the nature and cause of the accusations against him. Kaya dapat sa information, maliwanag ang isinasaad kung ano po yung sakdal. Sa mga estudyante again at sa mga manonood po natin, ang information, ito po ay accusation in writing na sinasampahan ng kaso ang isang individual sa korte. Iba po ito sa complaint. Kasi ang complaint ay kadalasan sa prosecutor's office lamang po yan. Pagdating sa korte, magiging yung complaint, magiging information na po at ito na po yung bahagi ng information na yan. Basahin po natin that on 15 of July, 11 of August, and 21 of September, all during the year 2011, in the city of San Fernando, province of Pampanga, and within the jurisdiction of this honorable court, the above-named accused, Jonathan Morales, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously gave false testimony under oath against Albert Co. Chua, a.k.a. Kai Hai Ying, and Wen Chen Miao, a.k.a. Aaron Tan, in a drug-related case docketed as criminal case number 16936, filed before Branch 43 of the Regional Trial Court, City of San Fernando, Pampanga, by stating under oath that the said persons were liable for selling, delivering, transporting, or distributing drugs, knowing fully well that the said testimony is false by subsequently recanting the said testimony, and the two accused against whom the testimony was given were subsequently acquitted by the aforesaid court. Nakita ninyo mga tol, dahil po sa ginawa na ito nitong si Morales, binawi niya yung kanyang naging pahayag o yung kanyang naging testimonya sa korte. Nagresulta po ito sa pagkakadismiss doon sa kaso ng mga hinuli po nila sa paglabag sa comprehensive
Dangerous Drugs Act. At yan nga po ang naging resulta rin sa pagkakasampa ng kasong administratibo sa kanya at eventually ikinatanggal niya po sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon, ano ang pinakapunto natin, bakit po natin ito tinatalakay? Kasi bahagi po ito si Jonathan Morales sa mga nagpapakalat na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay isang bangag at adik. Nung una, hindi niya direktang sinasabi yan, pero kinalauna, nagpa-participate na po siya sa mga pagtitipon kung saan ang mga tao dito ay nagsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay bangag at adik. Siya rin po ay nagsasabi na authentic daw po yung mga dokumento na yon kasi siya daw po ang gumawa. Na naging dahilan po para po itong walang kwentang isang senador na si Ronald De La Rosa motu proprio without the approval first ng kanyang mga kamiyembro sa committee na kanyang pinamumunuan ay nagsagawa po ng several hearings diyan po sa Senado para sa sinasabi po nilang kalukuhan na PIDEA leaks. At ang masakit na katotohanan pa doon, itong senador na si De La Rosa, authentic daw po ang mga dokumento na yon dahil po ito daw ay merong butas ng pancher. Ngayon, lahat talaga ng kasamaan at kasinungalingan may katapusan. Dito, pagbabayaran itong si Jonathan Morales ang kanyang kasinungalingan. Though, ito po ngayon, I believe, ay nakaapila pa. Kasi ganito po ang proseso niyan, mga tol. Ang mga kaso kung saan meron pong kaparusahan na hindi naman po life imprisonment o reclusion perpetua ay pinapayagan po through the discretion of the court na makapagpiansa. That is a matter of statutory rights, ika nga. Kung papayagan ka ng korteng makapagpiansa, pwede ka pong magpiansa. At tingin ko naman papayagan ito pong si Jonathan Morales kaya habang dinidinig po ang kanyang either motion for reconsideration para po sa korte na naghusga po sa kanya or kung ito po ay kanyang iaakit na sa Court of Appeals, siya po ay pansamantalang lalaya. Medyo matagal pa po ang proseso na yan. Aabot pa po yan, I believe, sa Korte Suprema kung sakasakaling iapirma ng Court of Appeals ang guilty verdict sa kanya ng Regional Trial Court. Ay, ng Municipal Trial Court lang ba ito? Tingnan niya natin, mga tol. Ng Municipal Trial Court. Ibig sabihin, ito po ay kanyang iaapil sa Regional Trial Court muna, tapos pagka ito po ay inapirma ng Regional Trial Court, ito po ay kanyang iaapil pa rin sa Court of Appeals hanggang dumating po ito sa Supreme Court. At kung ano ang magiging desisyon, syempre, ng Korte Suprema, yon ang magiging final na. Pero kung sakasakali na i-acquit po siya ng Regional Trial Court, lalabas na parang hindi sinungaling si Jonathan Morales. Which I believe hindi po yon mangyayari sapagkat kita naman po dito sa desisyon na talagang nagsinungaling siya dahil binawi niya po yung kanyang testimonya na nauna niyang naging pahayag doon po sa Regional Trial Court kung saan sinampahan ang kasong sa paglabag sa illegal na droga yung mga pangalan natin pong binanggit kanina. Dahil po dito, mas maging matibay ang ating paniniwala na hindi dapat paniwalaan itong si Jonathan Morales dahil ito po ay saksakan ng kasinungalingan.